Ayan, so I am Mentor Steffi Tai, local dito. Pakilala lang po ako ng very light, no? Sobrang bilis lang po nito. I'm a nurse by profession, tulad po ng sinabi ni Mentor Jigs. And nag-work din po ako sa call center for almost 3 years. So 3 months lang po ako nag-work sa hospital, and then nag-work na po ako sa call center. Okay, so wala po akong idea sa ganitong negosyo talaga. Okay, wala po akong idea kung paano simulan yung business, kung paano gawin yung negosyo. Kaya po ikaw, kung sinimulan mo yung I Am Worldwide business mo at wala kang idea kung paano siya ginagawa, tapos nandito ka, good job. No, tap mo yung sarili mo, good job, kasi ganyan lang din kami noon, hanggang ngayon. No, umaattend lang lagi sa mga Zoom mentoring, sa mga trainings, kasi inaaral lang rin yung sariling negosyo natin. Okay, ayan po yung aking mga angel, no, si Mentor Pat, Patricia Rosario, and Mentor Grace Perez, ang co-founder ng Synergy Falcon. Siyempre, si Mentor Ikay and Mentor Joyce, ayan, and Mentor Dennis. So, sila po yung mga nag-guide sa amin sa negosyo. So, kahit na alam ko lang is kumuha ng vital signs at sumagot ng mga calls before sa call center, dahil gustong-gusto ko may babago po sa akin, talagang sabi ko, aaralin ko yung negosyo na to. Kasi sa akin to, ako yung namuhunan, sa akin nakapangalan yung online account, aaralin ko siya. Kaya po, before pandemic, ayan, lagi kami nakabuntot sa aming mga mentors para talaga kaming literal na anino. No, yung sinasabi nila na shadow, totoo po yun. Kasi yung shadowing na term, familiar ba kayo dun sa term na shadowing? Ayun po kasi yung lagi ka nakatabi kay mentor mo pag may talk siya, pag may mentoring siya, nakikinig ka kung paano mo siya ginagawa. Ganun po kaming apat before. No? Ngayon, sumasama-sama na rin pag may mga talk sila mentor sa mga probinsya. Ayan, talagang inaaral natin. And maswerte po tayo ngayon kasi kahit na online, let's say may talk si mentor sa Mentor Joyce, may talk siya, let's say, Zoom or Messenger, pwede kang makisama, pwede kang makinig. Okay? Kahit hindi ka naman masahe. No? Pwede ka mag-travel, pwede kang makinig ngayon kasi nabuhay lalo yung online nung pandemic, kaya i-take advantage natin siya. Huwag natin i-take for granted. Okay? Dapat mas maging eager tayo mag-learn ng business. Okay na? Ito na po yung aming family and team. Team Synergy Falcon, shout out. And syempre, inspire kami sa mga team ng Team Eagles, no? Kingdom, Wealth Builder, Dominators, diba? Team Rising Eagles, ayan. So ito po tayo yung ating Team SF. Okay. So right now, thank you Lord, to God be the glory, nakakapasok po tayo sa top ng I Am Worldwide and sa Eagle, sa MVP, nahit po yung travel. And right now, going 6M po tayo. Okay, so grabe lang si Lord talaga gumalaw sa buhay natin. Okay, tapos na about sa akin. Okay, paano po nyo ginawa, Mens? Mens, paano kayo kumukuha ng prospect? Hindi ba kayo na, paano kasi prospect magnet eh, di ba? Yung topic ko ngayon eh. Paano kalalapitan ng prospect? So, ginagawa pa naman itong business ito ni Mentor Dennis for 6 years na talaga siya. Since 2015 po, ng June, we're doing network marketing. So, sa I Am Worldwide po, since day one. No? So, 5 years, 6 years po yan. Ngayon, inaral din namin talaga kung saan kami kukuha ng, syempre may mga trainings tayo, may cold network, may warm market. Okay, may hot market, yung sobrang close mo. So kung makikita niyo po dyan, nilagay ko po yung current status ng direct natin. Direct referrals po as of the moment is 155. Okay, 155 po siya. And right now, 5.2 yung ating total earning. Thank you, Lord. To God be the glory. Okay, so unting-konti na lang, pa-6M na po tayo ulit. So syempre, ano po yan, hindi siya agad-agad na ganyan, no? Talagang nagproseso po tayo kung paano ginagawa yung business, kumakausap talaga tayo ng mga tao. Inaaral natin kung paano sila mako-curious. Type mo dyan, curious, sa chat box, no? Kasi yun yung kailangan mo, pag gusto mo lapitan ng prospect, kailangan mong maaral magpa-curious sa social media mo, sa ginagawa mo araw-araw, okay? So, ang buhay po ng ating negosyo ay sponsoring and prospecting. Okay? Sponsoring is and prospecting. Yan yung hindi matapos sa ating paggawa ng business. Kahit ikaw, feeling ko, no? Kahit ikaw ay crown alpha diamond na, hindi na mawawala sa sistema mo yung mag-prospect at mag-sponsor. Feeling ko. No, kasi feeling ko kahit si Apeach,
Crown Alpha Diamond na siya, o kaya si Mentor Ikay, Crown Alpha Diamond na, hindi titigil mag-prospect yun. Kasi sobrang daming resulta eh. Mas ma-inspire yung mga tao, mas mga curious paano nila ginagawa, paano sila nagkaroon nun. Okay? Nahadugulan natin, literal, yung pag-share ng hope. So, it is the life of network marketing. Never-ending process. Tuloy-tuloy dapat siya. Okay? Numbers game po siya. Okay? So, yung prospecting and pagdadirect or paano kalalapitan ng clients, kailangan mo talaga siyang mahasa yung ganong skill. Okay? Kasi feeling ko skill siya eh, na inaaral mo kung paano magpa-curious at para lapitan ka ng prospect mo. Kumbaga, nasa aura mo na siya kasi yun talaga yung intention mo. Ma-curious talaga yung mga nasa paligid mo. Okay? Prospect as you go always. Sipag, tanim, and minimum per day 2 to 5. 2 to 5 na kausap, no? Kung lalo na kung full-time ka, kung hindi ka full-time siguro isa dalawa, pero kung full-time ka minimum dapat 5. Baka kang konti pa yan sa ibang top mentors. So ayan po yung ating mga na claim na just for you and give me 5. Buti na lang may ganyang Anli sa I Am Worldwide. So imagine, tingnan niyo po ito, no? Hindi na siya updated kasi ito yung dating sa online system natin. Dati kasi nakatali kung ilang, nakakailang gold ka na, nakakailang platinum ka na, just for you, and nakakailang directs ka na. Sa 29 po na gold, na direct na yan, dati po, hindi ko alam kung ilan na ngayon, baka nagdagdagan na siya. Sa 29 na direct na yan, ang kakilala lang po namin, baka 5 or 6 lang. The rest, hindi po namin kakilala. Nag-inquire po sa social media, or baka nakasama namin offline, and na curious, naging na prospect, na magnet sa atin. Paano sila nag-inquire, no? Paano bang ginagawa mo, mens? Paano ba yung ganun? Okay? So, ayan po. So, next po, ito na. Basics, sales and marketing. 101. Hindi po ako master magbenta. Hindi po ako master sa sales kahit before sa call center kasi hindi naman, konti lang ako nagbenta nun eh. More on si Mentor Dennis talaga siya. So ito, yung mga ginagawa namin until now at ginawa namin before, kung paano kami magmamarket. Okay? Paano kami lalapitan ng prospect? Paano sila makakurious sa atin? So first is, use all your social media platform. So may Facebook, Instagram, di ba? Facebook Messenger, TikTok. Yan, grabe di ba sila Mentor Aljo, nakakakuha ka TikTok ngayon ng mga prospect. Stories, My Day, LinkedIn, no, hindi ako familiar dyan, pero may ganyang social media platform. Flyers, calling card, etc. Okay? So, pwede ka mag-tarpaulin, pwede ka mag-stickers sa mga tricycle and jeeps. Okay? Pwede yan. Pwede may dagdag. Hindi naman dapat lagi na puro business yung ipopost mo sa social media mo. Hindi lagi dapat sales. Hindi lagi dapat nagpapadala ka sa LBC kasi nga sabi nila Mentor Jonathan, di ba? Pag laging yun ang pinupost mo sa social media mo, iisipin nila ng prospect mo na, ay, pag nag-join ako, yan din lagi gagawin ko. Magpapadala ko lagi sa LBC. Okay, so edi ang tao, di ba, parang mas gusto nila na wala silang ginagawa kapag sa umpisa kasi hindi pa nila naiintindihan na yun talaga yung process. So, kailangan halo-halo yung ipopost mo sa social media mo. First, na ginagawa namin, pwede nyo i-absorb, no? Pwede mong parang isda, kainin mo yung laman, tanggalin mo yung tinik. Kung tingin mo magiging effective sa ito, gawin mo siya. Kung tingin mo hindi, pwede mong skip. Pero kami personally, kasi sinabi sa amin na mag-post ka lagi ng motivation or Bible verse sa umpisa, sa umaga ng ano mo, na FB mo. Kasi pwedeng para positive vibes, di ba? At makababasa ng mga tao. So, simula nung in-inform kami ng top mentors na ganun yung gawin, na pwede kayo mag-post ng Bible verse, ng motivation every morning, ng magandang quotation o magandang quotes, ganyan, ginawa na po namin siya. Okay, dati kumukuha pa kami sa Google, no, ng mga quotes, ng mga Bible verse, yung lagi ang pinupost namin every morning, hanggang sa nag-upgrade, or siguro naiba ng konti. Puro selfie, pictures, parang ginagawa nila Mentor Peach. Di ba? Nila press, nila VP. Picture natin, tapos may magandang quotes, may magandang saying. Di ba?
na market mo yung lifestyle mo at the same time, nakakapagbigay ka ng good vibes sa taong magbabasa nung pinost mo. Instagram, di ba, pwede ka mag-post. So, kung ano yung post mo sa FB mo, pwede mong automatic nakapost sa IG mo. And ako po mismo, ha, hindi po mawawala ng laman ang aking stories and my day. Okay, sa akin po yun, ha. Pwede niyo pong gawin din. Pag isa na lang yung laman ng aking stories or dalawa, tatlo, naaano lang, ay, walang laman, lalagyan ko ulit ng laman. Kahit paulit-ulit po yung pictures na nilalagay ko sa stories ko at sa my day ko, okay lang. Kahit paulit-ulit na may barley, immunergy, acai berry, paulit-ulit na mukha ko na umiinom ng barley, video na umiinom ng barley, o kaya may income, ganyan. May lifestyle din. Okay, may lifestyle din siya. Pagkain, o kaya family picture, team pictures, yung mga group pics pag sa MVP day, nilalagay ko siya sa my day. Okay, kasi po yung my day mo and stories mo, ano siya eh, effortless na pagmamarket yan. Leverage ka po dyan. Andyan yung picture na yon or video na yon sa stories mo for 24 hours. Okay? So yung mga, hindi, kumbaga yung tao, wala siyang choice kundi daanan yung my day mo. Pag naklik na siya sa'yo, makikita niya yung mga nangyayari sa'yo. Eh pag paulit-ulit nakikita ng tao yung barley, yung income testimony mo na nasa stories mo, yung let's say, may resulta ka na, nilagay mo doon. Let's say, si Alpha Damas ang nilagay namin lagi sa stories namin. Kahit hindi namin sila sabihan tumingin sa stories or my day namin, pero lagi nila nakikita yung nangyayari sa'yo, sa atin. Subconsciously, nakakausap sila, nakaka-follow up sila. Kaya huwag kang mapayag, mentors, na walang laman yung stories mo and my day mo. Kasi mabilis lang maglagay. Parang siguro 1 minute, marami ka lang mailalagay. Di ba? Add lang ng add doon, lagay mo ng konting caption. Di ba, lagay mo ng music. So, mabilis lang maglagay ng stories. Kaya kailangan may laman lagi yan. Kung gusto mo makadagdag yan ng curiosity sa mga prospects mo or sa mga audience mo sa social media. Okay, sayang eh. Walang laman yung social, walang laman yung stories mo. Imbis na may nakakakita sana, na follow up sana sila na, ng products, ng income, sa nangyayaring kitaan sa negosyo. Diba, yung mga short videos mo, nasa office ka, daming wala kang check, okay lang. I-maximize mo yung mga tao sa paligid mo na may income, may resulta, may benta. Picture ka dun. Short video, mga less than 1 minute. Picture ka. Kasi yung mga yan, dapat, nadaanan ko yan mamaya, no? Magagamit mo lagi yan sa stories mo and my day mo. Personally, ako, kahit paulit, hindi naman araw-araw, sunod-sunod. Kunyari, itong picture na to, laging araw-araw, yun yung lalagay ko. Hindi naman ganun. Pero, minsan, last stories ko na siya lang Monday. I-story ko ulit ng Friday. I-story ko ulit ng Wednesday. May pagkita naman siya. Okay? Hindi pa ulit-ulit na ganun. Let's say, yung mga posters ng barley natin, na mga ganda, na galing sa office. Ini-stories ko siya every now and then. Paulit-ulit. Okay? Ayan. So, yun yung akin. Lagi yun may laman yung, si Mentor Dennis nahawa na nga eh. Mas marami pa yung story sa akin eh. Nahawa na rin siya. And guys, effective siya. Marami po na curious sa stories at nagpi-PM, nagpi-pay in. Yung isa kong core leader, yung kanyang isang gold pay-in doon ang galing sa stories niya. Kasi naku-curious kung anong ginagawa. Di ba? Marami po dyan sa stories, kaya kailangan may laman siya. Okay? So, next po, prospect list. Ayan. So, alam naman natin na meron tayong tinatawag naman, importante po yung prospect list, mentors, no? Kahit na matagal ka na po sa negosyo, mas maganda pa rin nakalista yung mga prospect mo sa isang notebook mo o sa isang papel mo. Kasi yung messenger, okay naman siya. Kaya lang, mabilis matabunan kasi yan. Nakakalimutan mo yung pangalan nila. So, unlike pag nakasulat sila sa notebook mo, di ba, nakasulat yung pangalan, sent na nag-inquire sa barley ba, sa opportunity ba, natok mo na ba to, i-follow up ko ba to, mas mabilis. Okay, hindi ka lang kaasa sa cellphone mo or sa messenger list mo. Yung iba may gumagawa nung sa, hindi ko alam kung available siya sa lahat ng cellphone, no? Pero ginagawa ito nila mentorly. Yung parang sa homepage ng phone mo, nandun lahat, no? Parang naka-add yung mga pangalan ng messenger dun sa isang folder na yun. Pero hindi ko alam kung available siya sa lahat ng phone. So kung wala kang ganun, small notebook mo, dumulagay yung prospect list mo. Okay, meron tayong man.
Man is for money, A is for authority, N is for needs. O, lagay mo na rin dyan yung health. Dagdag mo na rin. So, o, let's say, maglista ka. 13 tao about health, kailangan ng barley, may sakit siya, alam mo may sakit. 13 taong may pera, maganda yung trabaho niya, tingin mo kaya niya ng silver, kailangan mo isulat yung mga pangalan na yan. Authority, mga ganda yung posisyon sa trabaho, manager, supervisor, let's say chairman, sulat mo yan sa may authority. And sa may needs. Itong may mga needs, sila yung walang pera, walang authority, walang sakit. Let's say tambay. Okay? Let's say walang tingin, alam mo wala siyang ginagawa sa buhay niya, tambay lang siya. Isulat mo pa rin. No? I-approach mo pa din na baka kailangan niya pala talaga 'to. No? Naghaharap pala talaga siya ng magandang opportunity. Isulat mo pa rin yung pangalan nila. Okay? And ayan. Next natin dito is, yan, I am ambassadors. O let's say meron kang parang tingin mo fan siya ni Liza. Fan ng Moffats, fan ni Jonghu yun. O, di ba? Kasi may mga page eh, may mga groups na ganun, pwede kang kumuha ng mga prospect dun. Okay? Pwede kang mag-add ng friends. O kaya sa group, let's say may group si Jonghu yun, o pwede kang mag-add dun ng mga fans. Di ba? Yan. So, if you try to sell to everybody, you will sell to nobody. Sabi ni Jordan Belfort. Okay? So, mararamdaman po kasi ng tao yan eh. Pag ano, sobrang gigil ka sa kanya na parang atat na atat ka na mapapayin siya. So, kailangan maging genuine yung pag-build natin ng rapport sa kanila and pag-build ng conversation. Kailangan maging genuine yung pag-share mo sa kanila ng I Am Worldwide Business na gusto mo silang pwedeng makatulong sa kanila to kung hindi man yung kitaan mismo muna yung product ko. Di ba? Pwede pong makatulong sa inyo. Yan. So, huwag natin isipin, sabi nga ni Mr. Dennis lagi, no? Gusto mong makabenta, huwag kang magbenta. Okay? Gusto mong makabenta ng barley, huwag kang magbenta ng barley. Instead, ng isip mo dapat, gusto kong maraming matulungan yung barley. Kaya i-share ko siya sa mga tao. Okay? So, pag may nag-inquire sa'yo, no? Sa, let's see, naka-ads ka. Alam ko, maraming naka-ads sa Eagles o naka-boosting. Pag may nag-inquire sa'yo, wag mo yung parang mabentahan mo lang siya. Huwag kang gigil-nagigil mabentahan lang siya. Ipakita mo na concern ka dun sa tao. Okay? And hindi lang sa benta ka after. Hindi lang sa pay-in ka after. Okay? Let's say, isa na lang yung jade mo. Mag-jade for you ka na. Hindi lang dahil sa jade for you ka, nangigigil kung bakit gusto mo siya mapajade. Kundi, gusto mo talaga ipa-intindi sa kanya yun jade, kasi account niya yun. Hindi naman natin account yun. Pinapaliwanag ko po sa inyo kasi benefits niyo naman po ito lifetime. Ako, naka-jade na ako eh. Okay? Ako, personally, ganun po ako mag-explain. So, have your checklist daily. Okay? So, ito, kunwari full-time po kayo, tas parang tingin mo, ano ba nangyayari sa araw ko? Productive ba? Di ba? So, isa po to sa mga katulong sa atin, no? Have your checklist daily. Awareness on your daily activity. So, nakapag-posting na ba ako sa marketplace? Nakapag-posting na ba ako sa morning ko na quotes or motivational? Nakapag-posting na ba ako sa groups ko, sa page ko? Siyempre, number one, yung pray. Dapat nakapag-pray ka muna sa umpisa, no? Kay Lord. Yan. And ito po, no, yung pagpo-post po ng every morning na quotes, Bible verse, or motivational quotes, effective po yan. Kasi naalala ko po, kay Mentor Dennis, may nag-PM sa kanya. Prospect magnet. Consistent niya kasi ginagawa, no? Ako naman po consistent din. Consistent niya ginagawa yung pagpo-post daily ng motivational and Bible verse. Hindi natin alam yung mga nakakabasa na nai-inspire pala. Yung nag-message sa kanya, sabi, "Sir, salamat po sa mga pinupost mo every morning ha, na Bible verse and quotes. Kasi sobrang nakakatulong po niya sa akin na a-up po yung feeling ko, na mumotivate po ako. Ano po bang ginagawa niyo sa buhay?" Sabi sa kanya. "Ano po bang ginagawa niyo sa buhay? Kasi parang napaka-positive po ng buhay niyo. Parang ansaya-saya po ng buhay niyo." Nag-pay in po yun.
Nag-pay-in yun. Para nag-inquire, dun sa quotes na pinapost namin lagi every morning. Okay? Curiosity. Kailangan, yun yung ma-master natin. Paano magpa-curious? Okay? Offline and online. Alright? Ayan. So, how to market online. Okay, so Facebook timeline. Ito na po. Kaya kailangan ka laging may picture. Pakitype sa chat box, picture. Okay? Hindi, kunyari may event. Okay? Kunyari may event, mag-selfie ka marami. Hindi mo naman i-post ng isang baksakan. Kailangan may ano ka, may tanim ka. Kasi may mga araw, nasa bahay ka lang. May mga araw na hindi ka lalabas sa bahay. O ano i-post mo? O eh, kung may imbak ka, may mga baon kang pictures dyan, may ma-i-post ka ulit. Okay? Facebook timeline. Pie. Ano po yung pie? Ito po ay galing sa trainings no, ng mga mentors. Pie is products, income, events. Okay? Yan yung pwedeng maging content mo sa social media mo. Dagdag mo na yung motivation and Bible verse every morning. Or quotes, tapos picture mo. Pwede naman yun. Di ba? Quotes, tapos picture mo. Lagay mo siya doon. Yan. So, products, income, events, share to groups. Yan, ginagawa ko. Ito po, ginagawa ko na siya ulit. Nag-share ako sa groups. Okay? Galing dun sa post ko sa page ko. Okay? Kanyara, may nakapin post ako sa page ko. Tapos yun yung i-share ko sa groups. Iba pa yung discussion. Iba pa yung pag-post mo ng discussion. Okay? So, yan. Stories, engaging, spiral marketing. So, unahin mo din, mentors, yung mga malalapit mong kakilala, no? Unahin mo silang i-target na ma-curious and i-approach. Kasi sayang naman, di ba? Nagmamagnet ka ng ibang prospect, ng ibang cold network, pero yung mga warm network mo, hindi mo sila ma-magnet. Sayang, di ba? So, kailangan curious na sila agad sa ginagawa mo, nakikita nila may bago sa'yo, di ba? Nakikita nila parang mas positive ka na sa buhay mo ngayon. Ito, anong sample ng si Mentor Jonas, yung ating yep. Na-curious sa kanya yung kanyang bagong leader ngayon, si Mentor Angelo. Shout out. Shout out. Kikwento ko na yung story niya, Mensa. Sorry, hiniram ko. Shout out po. Na-curious siya kasi, sabi niya, yung mga post daw ni Mentor Jonas, iba na. Parang, ano na daw, nag-grow daw yung isip ni Mentor Jonas, napalapit siya kay Lord, eh hindi naman daw ganun yung dati. So, na-curious siya. Dahil sa mga ginagawa ni Mentor Jonas sa social media niya. Nakikita niya, kumikita, bumibili ng mga ganito, ganyan, nakakapag-invest sa sarili. Na maglit. Di ba? Nag-inquire. O, nag-join ngayon full-time. Power leader. Di ba? Na GGS. Okay? So, bukod doon, i-maximize mo rin na kung nag-Facebook ka na lang namang din, mentors, join ka sa mga groups. Okay? Marami po dyan. Marami talaga. Okay, dyan ko po natin nakuha yung dalawang core leader natin sa groups. Di ba, nagpo-post lang po tayo sa groups lagi. Anong ipo-post, Mens? Pwedeng resulta, income, pwedeng income sa barley, income sa negosyo, resulta, o, pag samasamahin mo lahat, or kung wala ka pa nun, income ng mentor mo. Ang importante na i-expose mo yung business mo sa maraming tao, sa maraming aspects ng social media mo. Okay? Actually, sa TikTok nga, kaya may mga nag-i-inquire doon kasi puro resulta yung pinopost. Or let's say, mga realization, di ba? Maraming mentors na gumagawa niyan. O kaya lifestyle nila, kumakain, ganyan. May mga video sa kotse. O, pampamagnet yun ng prospects. Kasi, lagi mo tatandaan, mentors, mag-i-inquire ang isang tao sa'yo. Pwedeng una, dahil kailangan nila yung barley, may sakit sa family nila or sila mismo, may karamdaman. Pangalawa, gusto nila yung buhay na meron ka. Okay? Gusto nila yung nangyayari sa'yo, mangyari din sa kanila. Ako po personally, ganun na. Kaya ako nag-inquire sa business dahil nakita ko maganda yung nangyayari dun sa mga kabatch ko. Kaya ano bang ginagawa niyo? Paano ba yan? So, dun ako sa pangalawa. Meron naman, mentor natin, no? Top mentor, naggustuhan niya yung business dahil kailangan ng parents niya. Barley. Okay?
So, kailangan i-expose mo yung dalawang bagay na yun araw-araw. Pakitype po dyan, araw-araw. Okay? Araw-araw dapat i-expose yung barley at saka yung income opportunity, yung nangyayaring resulta sa'yo or sa mentor mo kung wala pa ikaw ngayon. Okay? Kasi minsan sasabihin nila, Mens, wala pa kasi akong resulta. Anong i-post ko? Hindi naman ako makakapag-market nun. Oh, ganun lang din naman kami nag-start dati. Income nila Mentor Ikay at Mentor Joyce yung pinapost namin. Nila Mentor Page. Yan yung pinapost namin sa social media namin. O kaya income ng Crossline, income ng nila Mentor T, nila Mentor Jonathan, nila Mentor Jeanette Satanta, nila Mentor Patsy. Ang dami. Dami mong pwedeng kopyahin para i-post sa stories mo and timeline mo. Pero again, hahaluan mo ng buhay mo din. Huwag puro negosyo. Okay? Kasi makamagsawa naman sila. Okay? So yan yung pag-post ko po sa aking groups and discussion. Dati po kasi walang limit, no? Hindi nagbablock sa FB. Ngayon, parang every 10-10 na lang ako. Mga 20 per day. Kasi na delikado po kay FB. Nag-ano siya, spamming. Nagbablock siya. Kaya unti-unti lang din. Basta araw-araw may tanim ka. No? Sa marketplace, sa groups. Yan, pinapost mo siya. Goal is madami kang matulungan through our business. So, video call, chat, and send videos. So, kami po personally, pag may mga prospect po kami, o kaya kasi nag-inquire siya sa page namin, or sa isang ads natin, nag-inquire, after mag-chat ng onte, call na agad. Oo, call na agad. Kasi, mas mabibuild mo yung trust ng tao pag kausap mo siya. Diba? Minsan nga, kahit kausap mo na, since malayo kayo at di kayo talaga nakikita personally, medyo mataas pa yung wall eh. Okay? So, call, ayan. Video call, send video. Maraming time ngayon. Ayan. So, kunwari, nasa bahay ka lang. Kasi hindi pa naman talaga nag-transition pa lang tayo sa offline eh. Kung nasa bahay ka o let's say nag-work ka, make sure mo na maximize mo talaga yung activities mo online. Ngayon, kung lumalabas-labas ka na, make sure mo pa rin na ma-maximize mo yung nasa labas ka. Kaya kailangan may offline tools. Offline tools na tinatawag. Meron kang calling card, meron kang flyers, okay? So, yung iba nag-post ng mga tarpaulins, diba? Sa mga poste, sa mga bahay-bahay, papaalam lang. May mga stickers, yan, sa jeeps, saka sa tricycle. So, pwede mong gawin, lalo sa probinsya. O, pwede po yan gawin, no? Or sa mga lugar nyo, yan. Kung wala pang tingin nyo, kasi mabilis na po, no? Kung lumalaki talaga si IM, talaga mabilis. So, kailangan mas maging aggressive po tayo ngayon. Okay? Maraming tao gustong kumita ng malaki. Okay? Ngayon, lalo na yung mga, Gen Z, ayaw ng boss. Okay? Ayan. So, next po tayo. Pag may mga questions kayo dyan, Mensa, PM lang kayo. Chat lang pala kayo. PM. Ayan. So, basics, sales and network marketing ulit tayo, no? So, may dalawang klase ng pagmamarket mentors. Meron tinatawag na passive and active. Kailangan po ito parehas nating ginagawa. Hindi yung passive lang. Okay? Kasi, di ba, may passive income. O, talaga, yung kikita ka leverage. Ganun na sa pagmamarket. May tinatawag na active saka passive marketing. Ngayon, passive marketing is nag-iintay ka lang ng comments, nag-iintay ka lang ng inquiries, nag-iintay ka lang ng tawag sa'yo. Okay? Para mag-inquire sa business mo. Let's say, nag-post ka. Oh, nag-post ka sa groups. Nakasampung posting ka na sa groups. Tapos wala ka lang ginawa ngayong araw. Nag-iintay ka na lang ng inquiries at magko-comment doon sa post mo. Wag po. Okay? Kasi sayang. Sayang yung iyong kung pwedeng gawin. O let's see, nag-stories ka na, nag-post ka na sa social media mo, tapos wala ka na ulit ginawa. Nag-intay ka na lang ulit. Yun yung passive marketing. No? May mag-i-inquire naman dun. Meron naman. Kaya lang hindi agad-agad. May iba, agad mag-i-inquire. May iba, matagal pa na lang makikita yung post mo sa groups. Matagal pa ma-follow up ng paulit-ulit sa stories mo, kaya matagal mag-PM. Or baka kasi yung iba nahihiya mag-PM sa atin. Kaya kailangan active marketing din yung ginagawa natin. Okay? May times na nag-inquire lang to bigla means. O passive, akala mo passive 'yon, pero hindi mo alam may tanim ka kasi doon. Kaya nag-inquire sa iyo yung taong 'yon na nakita niya
So, kailangan parehas yan ginagawa, hindi lang passive. Active meaning, ikaw nag-i-initiate ng action para mag-inquire sila. O let's say, nagda-direct approach ka. Yan, direct approach. Uy, nakita ko, nag-like ka din sa post ko. Ha? Thank you so much. Ha? Kamusta ka pala? O, mag-form ka na din agad habang nagda-direct approach ka. Okay? Pwede rin to. Ikaw yung nag-i-initiate ng inquiries by boosting ads. Okay? Nagyan nga, nag-direct message ka, send message sa mga listahan ng prospect mo. Okay, chatbots. Ito, nauso rin to before, no? Yung chatbots, yung may mga automatic bots pala. Sorry, chatbots. Chatbots, picture bot lang. Photo bot lang. Chatbots. Okay, ayan. Nauso yun yung may automatic na nag-reply sa'yo. Kaya lang, based on our experience, kasi okay naman siya. Kaya lang, ang gusto kasi ng tao ngayon, mentors, tao yung kachat nila. Okay? Tao yung kachat nila. Sapatos. Si Mentor Drew, I miss you. Chatbots. Ayan. Ayun. So, gusto nila, tao yung kausap nila. Okay? So, dapat, mahasa tayo na sumagot ng inquiries. What's English yung batot? Okay, mukha nagko-comment dito, Mentor Michael. Ayan. Thank you, mentors. Ayan. Ayun. So, gusto dapat mahasa po tayo sumagot ng inquiries. And, may, kunwari, ngayon may bago po akong DR. Hindi ko alam kung dito siya, no? Si Mentor Josephine. Hello po, shout out, no? Sinabi ko sa kanya na yung pag-market, merong paid and may organic. Okay? So, siyempre, pag paid kasi, siyempre maglalabas ka ng pera dyan, di ba? Talagang susugal ka. Sinasabi nga ng mga top mentors, pwedeng masunog yung pera mo sa una. Kaya, kami personally, gusto namin matuto kayong sumagot ng inquiries talaga kung paano siya. Kumausap sa tao, sumagot ng mga tanong nila, para pag nag-ads ka na, hindi ganun masasayang yung pera mo. Okay? Hindi ganun agad masasayang yung pera mo na masayang yung inquiries, ganyan, or hindi mo masagot ng maayos. And mas maganda na, alam mo, yung mga, may, kumbaga, may bala ka na agad. Kapag nag-boost ka na, alam mo na kung paano sumagot ng inquiries. So, ngayon pa lang, pwede ka naman mag-post na sa groups ngayon. Pwede ka na mag-post sa marketplace ngayon, sa discussion, o sa page mo. Di ba? O di, may makakuha ka dyan mga inquiries na kahit hindi ka magbayad agad. Sipag lang ang katapat. Di ba? Sipag lang ang katapat. Okay? Ayan, next natin, ito, basic 101 sales. Ayan, karin. Attractive page and timeline. Okay, so, ito talaga, isa ito sa mga kailangan nating gawin para ma-magnet sila sa atin o mag-inquire talaga sila sa atin. No? Kailangan attractive yung ating timeline and page mo kung may page ka man. Okay, so paano magiging attractive yung names? Anong ilalagay mong designs? Hindi mo design ang ilalagay natin, no? So, kailangan yung mga posts natin engaging. Yung makaka-relate sila. Yung makaka-relate yung mga audience natin, no? Sa social media. Okay, so ano ba dyan? Current events. So, let's say, huwag naman yung about sa religion or politics. Yan yung mga iiwasan natin, no? So, let's say, may ano, may, kunwari, may mga issues sa love team, ganyan, o kaya sa media, pwede mong ilagay yan. Kasi dati, di ba, nagkakaroon ng, bagay tayo as friends, tapos inom tayo ng barley. Oh, may mga ganun. May mga sumasabay sa mga issue na nakakatawa para makarelate yung tao. Okay? O kaya, let's say, Women Empowerment Day ng isang araw or Women's Day ng isang araw. O, pwede mong i-post yun, tapos nag-aasay berry ka. O kaya, let's say, yung asawa mo. Binati mo lang Happy Women's Day. O, di ba? Tapos nag-aasay berry siya or nag-amazing white siya. Pwede mong i-incorporate yung negosyo natin. Okay? Income. Pag Friday, ang dami na nagpo-post ng income. O, let's say, yung income ni Mentor Jeremiah and Mentor Vicks, dalawang week, di pa nila i-incash. No? Pwede mong i-post yun, tapos may selfie ka sa kanila. So, attractive and parang maka-curious sila. Paano kaya kumita yun? Seaman daw. Tsaka dating casino roller dealer. Or VIP roller. Diba? So, pwede mo i-post yun. Products. O, yan. Dami.
testimony sa products, motivation, tapos message. Yung mga nakakatawa din, pwede mo i-post yan. So, si Mentor Dennis, meron siyang pinost sa page namin. Yung video ng Amerikanang babae sa Pinoy na lalaki. Ano nga sinasabi niya doon? Basta nakakatawa siya na video na matagal na yung nag-trend. Tapos pinost siya ngayon lang dun sa page namin para magkaroon daw ng para tumaas yung ano yun? Engagement. Ayun, tumaas na yung engagement. Same with our timeline. Kung mapapansin niyo, puro selfie ko po yung picture ko sana, no? Sa timeline ko. Kasi napansin ko eh, pag lifestyle saka pag selfie, ang daming likes eh. Pero pag business na, may mga likes pa din naman. Mas less lang yung engagement. So, maximize mo. Maximize mo siya, di ba? Ayan. So, funny quotes, pwede mo pa rin siya ilagay dyan. Ayan. Dahil dun sa mga posting natin, no, kunwari nag-post ako nung before and after ko po na picture. Ang dami ng PM. Uy, anong ginagawa mo? Anong iniinom mo? Ba't ka pumayat? Sabihin ko, kasi po, barley talaga. Nakatulong sa akin. Barley fried po. At saka ngayon, nag-agresin niya ako ngayon. So, curiosity. Okay? Kung wala ka pang ganong result, edi post mo yung picture ng iba na nagkaroon ng big change. Diba? Kasi para sabi sa akin, may isa kaming nakita sa LVC, no? Mens, thank you dun sa picture, ha? Na transformation mo. Kasi may bumili sa akin ng barley. Galing. Diba? So, effective talaga siya, mentors. Sobra. Kasi gusto ng tao yun, eh. Paano magiging ganun din? Paano ako mag-lose ng weight din? Paano makakatulong din sa health ko yan? O, tapos may income ka pa. Diba? Doon pa yung income mo. Income lang top mentors, income lang mga business partners mo. Kung para din, tingnan nyo din mag-posting sila, ayun, Mentor Ike, nagpo-postin lagi, di ba? Sila Mentor Joyce, sila Mentor Poy, isa rin yan, napakagaling din mag-packers, Mentor JC and Mentor Sol. Yung mga nag-shopping lang, ganyan, o kaya, si Mentor Aljun, ang ganda ng post niya kanina. Sabi niya, kasamahan ko lang dapat mag-shopping, pero napabili na din ako. Ulit ng 25,000 worth. O, di ba? So, tapos, tingnan niya rin siya every morning. Ang post ni Mentor Aljun, mga positive quotes, tapos pictures niya with his car. Curious. Ang galing na niya mag-market talaga online. At yun yung isa sa mga ginagawa nila kung paano nag-i-incore talaga yung mga customer and mga clients. Okay? So, yan. Darating ka doon. Pag ikaw na yung may resulta, dapat i-maximize mo yung resulta na yun. Okay? Trust and resistance. Ano ba itong trust and resistance? So, trust ng client mo sa'yo and yung resistance niya. So, let's say, mababa pa yung trust ni client sa'yo, kaya mataas yung resistance niya sa'yo. Okay? So, let's say, may nag-i-inquire sa'yo, hindi mo kakilala. Nag-inquire dahil sa mga postings mo sa groups, o kaya sa stories mo, o kaya friend ng friends. Ganyan na, nag-inquire dahil na-curious sa'yo. Yung trust niya hindi pa ganun kataas. Dahil mataas pa yung resistance, hindi pa siya nagtitiwala sa'yo. So, number one, rule, bago ka sumagot talaga ng inquiry na hindi mo kakilala, is open their FB and profile. Para alam mo kung saan ba yung mga interest niya, ano ba yung background niya. Kasi magkatanong ka pa lang eh, ano po bang ginagawa niya sa buhay? Eh nakita mo may anak, nakita mo nag-work siya. So alam mo kung paano ka mag-build ng rapport sa kanya. Okay, check their location, tanong mo. Nakita mo from ganito, from Japan, from US, from Pangasinan, from Baguio. Ah talaga po, nako nice po. No? Kasi nagpupunta rin po kami dyan eh. Actually, yung business mo rin may office po dyan sa Baguio. So, family nila, background, age, status, tanongin mo lahat yun. Kasi parang ka nakikipagkaibigan ulit sa kanila eh. Bagong taong kakilala mo na makikipagkaibigan ka at gustong tulungan. Okay? And syempre, ang mga tao, laging iniisip, what's in it for me? Okay? Ano ba yung kailangan nung malaman kung ano yung kailangan nila? Okay? Kasi ang tao, mag-go yan, mag-pay-in yan, or bibili yan based on their needs and emotions. Yan ang number one sa sales. Bibili yan sa'yo dahil sa feelings niya at kailangan niya.
Di ba, pag lumabas yung iPhone, naglabas ng mga bagong gadget, gusto nila meron sila. Kasi nahahappy sila. Emotions nila. Pag bumili ng sapatos, damit, ganyan, di ba? Needs. Oh. Kailangan din nila yung barley. Or kailangan nila yung extra source of income na yun. So, yun yung kailangan mong alamin pag may bago kang kausap. Kailangan mo agad malaman kung ano yung kailangan nila. And emotionally sa kanila. Para may babalikan ka. No? Yun yung ibabalik mo. Diba nabanggit mo kanina, ano, may sakit yung family, may sakit yung mother mo. No, kung malaking tulong to yung barley sa kanya. Nabanggit mo kanina, di ba, parang naghaharap ka talaga ng extra income. Okay, so i-maximize mo yun. No? Kasi nag-inquire na sa'yo eh. Okay, habang nag-direct approach ka, sabi nila yun. Kailangan ano tayo, active tayo sa mga sinasabi nila. Okay, so ito naman, send your script based on their info, background. Kung may script kang sinasabi, no? Pero let's say matching, may kasapareha siya, parehas single mom, parehas OFW, parehas nurse, parehas engineer, parehas teacher, pwede mo sabihin yung mga ganun. Kung may script ka, kung wala ka namang script, kahit yung natural, kung ano yung gusto mo talaga sabihin sa kanila. Okay, send picture of you with products and checks. So, isa to kasi sa mga kababa ng resistance niya. Pag nakakakita siya ng, let's say, may ID ka ng I Am Worldwide, di ba? Pag may nag-i-inquire sa atin, yun yung kailangan mo ipakita na dahil sinabi ni Maratoni Fernandez sa isang event. Hingan mo po ng picture ID ng I Am Worldwide para maging legit distributor po yan. Kaya kailangan meron ka na agad nun. So, padag-send ka na marami kang laging products na pinapadala, nagkapadala ka sa Lala Move, ikaw mismo may income ka, or let's say, kung wala ka pang cheque, may picture ka ng mentor mo na may income, ito po pala yung mentor ko, dati pong call center agent, pero ngayon ginagawa na po yung business, kumita po siya ng 50,000 in one week. Kasama ko po siya. Siya po yung mga nag-guide sa amin. Kaya kailangan may pictures ka lagi, mentors. Kasi yan ang mga gamit ko talaga. Inquiries and for postings. For curiosity. Testimony based on their inquiry. Okay, so let's say may inquiry ka na, kachat mo na siya, alam mo na kung ano yung kailangan niya. Oh, let's say barley, may sakit daw na gaw. E di hanap ka ng picture and testimony na ganun. O let's say, call center agent siya, naghahanap talaga siya ng negosyo. Send mo yung mga picture ng mga mentors na nag-work sa call center din. Dami. Di ba? Dami. Ayun. So send mo yun. Kasi doon sila makaka-relate eh. Kahit wala silang idea kung paano yung negosyo, eh nagawa ng taong same sila lang ginagawa dati. Malalaman niya na, ay, nagawa nga no, no, dating call center, dating full-time mom din nagawa. Dating nurse nagawa din, no? Tapos ginawa din nila. Kailangan makita, mamatch. And very effective talaga, lagi may picture. Pag may kausap ka, hindi pwedeng puro chat lang. Mas magandang may picture siya, kahit sa pagka-follow-up mentors. Okay, yan. Follow-up message based on their background din. So, yun. Pwede mo, habang alam mo na yung background sila, yan. So, talagang mas ma-appreciate nila na, ay, talagang concern to sa akin itong taong to. Talaga nagbibigay siya ng ano, ng attention sa mga sinasabi ko. Okay? So, ito din, para ba natin makakuha din sila, ABC rule, sales, sa sales po ito, no? Kailan ka ba mag-close ng sales? Okay, when to close a sale or a deal. Kailan ka ba magko-close ng deal? Doon lang ba sa huli? Pag last part na, doon ka lang ba magko-closing? Sa atin po, pwede mong i-practice yung always be closing. Di ba sinasabi din ng mentors yan? Always be closing. Start to end. Habang nagsisimula pa lang yung conversation nyo, nagsistart ka na mag-closing paunti-unti. Habang nasa gitna ka na ng conversation nyo, nagsistart ka na mag-closing paunti-unti. Paano yun, mens? O, di ba nag-build ka ng rapport? Ang dahil mong tanong, ang dahil mong mga questions sa kanya. Mga probing questions. Sabi nga sa BPO. Mga probing questions saka sa nurse. Ang dahil mong tanong, nalaman mo na yung mga kailangan niya kaya siya nag-i-inquire sa'yo. So, yung mga yun, yung mga sinabi niya sa'yo na kailangan niya kaya siya nag-i-inquire, yun yung ipaparemind mo sa kanya during your conversation. During your talk. Nasa gitna ka, oh, diba? Sabi sa'yo, eh, sobrang makakatulong na sa mama mo, yung barley. Grabe, no, imagine. After ilang months na nag-take siya ng barley.
O, di ba sabi mo kanina, pag kumikita ka na ng at least extra 50K, 100K, ano yung pwedeng mangyari sa inyo ng family mo? Gitna, habang ine-explain mo yung just for you, pagpatapos na, balikan mo ulit. So, always be closing. Hindi yung tapos na yung talk, doon mo ihisik-sik lahat yung time para mag-closing ka. Hindi. Dapat every now and then, nag-closing ka sa mind niya. No? Subconsciously niya. Yan. Logical needs and emotional needs. What needs and why needs? Okay? So, normally, ang tao talaga, why needs yan. Kaya dapat alam natin kung bakit niya kailangan yung business, bakit niya gusto ng barley, bakit niya gusto ng extra source of income, ano ba yung mga magpapasaya sa kanila. Okay? Yan. Para magagamit mo rin yan during your closing time, no? Para ma-remind mo rin sa kanila yan every now and then habang kausap mo siya sa talk mo. Okay? Ask the right questions. Probing, open-ended questions. Ayan. So, dapat yung tanong na hindi sasagutin ng yes or no. Okay? So, isa sa mga ginagamit ko po lagi, no? Yung mag-i-imagine sila. Tingin mo, pag kumikita ka na, no? Nagawa mo yung business, that's it. Mga 3 bucks ka, 4 bucks ka per day, o. May 2K ka na extra income. Tingin mo malaking tulong yun para sa'yo. Ano yung pwedeng magawa nun sa family mo? Let's say, kumikita ka ng 30-40K a month. Magsimula ka pa lang. Di ba? So, yung magagamit yung imahinasyon nila. Oo nga, no? Paano pag nangyari sa akin? Ano pa kaya pwede kong magawa nun sa family ko? Di ba? Dagdag benefits yun. So, hindi yung nagustuhan mo ba? O, maganda ba? Ano yung pinaka nagustuhan mo sa business? Imbis na nagustuhan mo ba? Yes. Ano talaga? Okay lang mag-start. Yun na agad, no? Ano yung pinaka nagustuhan mo sa sinabi ko sa'yo? Okay? So, fab. Ano ba yung fab? Features and benefits. Kailangan, alam mo yung features and benefits ng products natin and ng business natin mismo. Nung I Am Worldwide mismo. O let's say, ang features ng barley is organic. No sugar. No milk. Anong benefits niya? Nakakapag-slows aging process. Destroy cancer cells. Builds immunity against disease. Diba? So, kailangan alam mo yung feature and benefits ng products and ng mismo kitaan natin. Okay, paano naman sa I Am? Anong feature ng I Am Worldwide? One account policy. Lifetime account. Okay? Isang pura lang, lifetime na. Isa yung sa mga features na I Am Worldwide. Anong benefits? Pag one account po, automatic, left and right lang yung paglalagyan mo. Wala kang ibang paglalagyan. Wala kang choice. Tulungan po talaga. Okay? Benefits pa, oh. Dahil po lifetime siya, hindi ka na mumuhunan. Isang beses mo lang gagawa ng paraan. Isang beses ka lang kukuha ng package. Okay? Kailangan, by heart, alam natin siya. Kasi, again, mararamdaman po ng kausap natin yan. Okay? Yan. Basic skills. Oy, 100 million na po tayo. Thank you so much, ating viewers. Naging 99 million. Okay, naging 100 ulit yan mamaya. Okay, so matching. Ito po, no. Pag may kausap ka na prospect, kailangan alam mo agad yung background niya para alam mo kung kanino siya imamatch na may mga resulta sa I Am Worldwide. Lahat na ata ng background na sa I Am, kaya hindi ka mahihirapan. Gender, location, career, age, physical appearance, health, marital status. Single mom yan, full-time mom, i-check mo kasi marami tayong lahat ma-match sa kanila. Career, o, pag alam mo yung career niya, teacher, nurse, engineer, police, lahat may pwede kang i-match. Diba? Dentist, o, may top earner din na dentist tayo, si Mentor Prim, diba? Negosyante, Mentor Jeanette and Mentor JC Sol. Studyante, Mentor Teen. Nurse, Mentor Ikay. Dami. Social worker, Mentor Sol. O, diba? So, dapat alam mo yung background nila. Location, o pwede yan. Lalo na pag may IBC, yung lugar nila. Ay, Batangas po. Ako, galing po kasi may office dyan. O po, hindi po kayo mahihirap pa nag-start po kayo. Okay? Think outside of the box. Okay? Ano ba yung think outside of the box? So, dapat daw dito is
Law of intents. So, habang may idea ka, i-execute mo na siya. Nalagi sinasabi sa akin ni Mentor Dennis to, no? Let's say may idea siya. Ni, talagang ito na yun. Gawin na natin to, ngayon na. Gawin mo na siya agad. I-apply mo na siya agad. Huwag mo lang patagalin ng one day or two days. Kasi, pag ginawa mo na siya agad, habang na-excite ka, at andun yung emotion mo, law of intents, mas nagiging effective siya. Kasi excited ka eh. Na-excite ka, mag-post, ay, mag-video ko ngayon. Tapos, mag-post ko to. Okay, parang si Mentor Carla Kawa, no? Vince, may naisip akong gagawin na sa Virginia Kambogi natin. Mr. Banayad, oh. Ginawa talaga, execute agad eh. Oh, di ba? Piting pang market ng Garcinia niya. Bago tayo, Dolby. Ayan, so execute mo siya agad pag may idea ka. Gusto niya na mag-ads, no? Ni, gusto ko talaga mag-ads. Kahit 100 per day lang or 150 per day lang. Gawin na natin to. Unlike pag naisip mo yung idea, tapos late mo na siya ginawa after one day, two days, three days, in-execute mo siya, pero hindi ka na ganun ka-excited. Wala na yung ganung energy mo. Eh, di ba sa law of attraction, dapat lagi kang excited. Kaya habang maganda pa yung idea mo at gusto mo siyang gawin, gawin mo na agad. Sabihin mo kay mentor, kay partner mo, tapos execute mo na siya agad. Okay? So, how to invite 101? Ayan yung mga post namin before ng food court pa, no? Pero ngayon, barley and income lang. Pwede mo paratan yan. Barley and income, po, effective na yan. Goals, maraming pay-in, tanim ng marami araw-araw. Okay? Tawagan mo agad siya based on their profile. Alam mo, di ba? Nag-inquire na sa'yo yung prospect mo. Tawagan mo agad. Alam mo, kung makikita mo sa timeline niya or habang kausap mo siya, pwede mo nang identify ko ano yung DISC niya. Dominante ba yan? I ba yan? S ba yan? C ba yan? So, chat, detailed conversation versus comic conversation. Ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan may picture ka every now and then pag may kausap ka na prospect para talagang ma-attach na sila sa'yo. Diba? Yung isa ko pong bagong DR, no? Pagka-inquire niya, nagtanong lang kami ng konting background tapos hinihingi ko na agad yung cellphone number para tawagan na siya agad. Oh, mas na-feel niya na ay talagang seryoso siya. Nakausapin ako talaga. No? Shout out sa iyo dyan, Vince. Josephine. Ayan. So, comics and conversation. Mas maganda nakikita ng tao yung pictures. Okay? So, IMID. Kung wala ka pang IMID picture sa cellphone mo, nako, kailangan meron ka na agad niyan. Mentor sa, very important po yan ngayon. Testimony ng products, ng income, collage ng pictures. Yan, sila Mentor Rachel. Magaling gumawa nito, no? Yung mga stories nila. Nila Mentor Eric, Mentor MC. Ang gaganda ng quality ng stories nila. Pwede niyo pong aralin kung paano po yun. Diba? Use 3 to 4 pictures when posting. Or let's say kahit isang picture lang, pwede rin yun. Ha? Mas maganda rin siya, sabi nga ni Mentor Peach, kahit isang picture lang, okay din. Pero kung 3 to 4 pictures yan, parang nakakulad siya sa FB mo, kailangan nandun ka. Let's say, nag-post ka. Let's say, si Mentor Noemi, di ba? Barley user na may testimony. Pinost mo siya, tapos kasama ka. O, di ba? Mas, ano siya, mas engaging sa mga taong makakakita ng post mo. Kasi, nakikita, involved ka. Hindi lang yung ibang tao. Okay? How to invite 101 underdogs? Ito po yung, ano ba yung underdogs? Yun yung mga feeling mo, eh, kunwari, yung walang mga pinag-aralan, hindi nakatapos, diba? Pwede mong i-invite yan kasi mas nakaka-inspire yung story nila eh. Diba? Yung mga nag-work sa ibang bansa, diba? Na part-time, pero ngayon dahil kumikita sa business, sila yung mga pwede mong i-invite. Huwag mo silang baliwalain. No? Wala man silang authority or money, pero pag naging successful yan, yan yung mga masarap talagang i-flex din. Okay, how to invite clients to our office? Pictures. Ayan. So, remember, ang tao gusto pag maraming tao nakikita. Di ba? Mas curious sila pag maraming tao. Yung nasa paligid mo. Kaya kailangan, pag may events, pag may nasa office ka, marami kumukuha ng check, dapat marami kang baon, marami kang imbak na pictures. Kasi yan po ang pwede mong isend sa clients mo and pwede mong i-story my day. Again, okay? Paulit-ulit po tayo dyan. Huwag ka mahiya mag-selfie.
kaya mo yan at mag-video. Okay? Kailangan mo lang gawin. Mahihiyain din kami mentors kung alam nila. Oo, nasanay lang talaga. Dahil sa industry natin, kailangan siya makita ng tao. Kasi yun yung proof na talagang legit ka. Okay? At talagang ginagawa mo yung negosyo. Okay? Makakatulong din kung meron kang folders, pictures sa cellphone mo. Nandiyan na yung pang-ambassadors, pang-I Am Worldwide Barley Testimony, Income Testimony, OFW Testimony, Youth, Pictures, pwede ka na mag-sort out ng mga folders yan sa cellphone mo. Para pag may inquiry ka, mabilis. O kaya may kasama ka ng prospect, mabilis mo mapakita. Hindi ka na maghahanap sa gallery. Short videos. Yan, mga 2-3 minutes na video. Pwede mong magamit yan. Sa i-send mo sa clients mo, o pinang-follow up ko rin po yan. Diba? Let's say, may gusto na mag-start. Tapos, sa dalawang isip pa. Papakita ko yung video to po, lakas talaga ng business natin. Sobrang demand talaga. Lakas talaga ng demand niya. Okay, sa pagka-follow up, send pictures ng new business partner mo, ng company, success stories, o kahit hindi mo bagong business partner, let's say, sa Eagles. Sa GC ng Eagles, no, may nag-send ng pay-in. O, pwede mo yun isend sa client mo. Hindi ka lang mag-isinungaling eh. Nasabihin mo, may nag-join po ang team natin, no? May nag-avail po ng Jade package sa team natin. O, totoong team naman talaga natin yun. Eagles, hindi mo naman inangkin. Di ba? So, send mo sa MVP. May nag-send ng picture, mga pay-ins, may mga padala. Send mo sa clients mo. Okay? 80% ng pay-ins, 5 to 28 times na follow-up. Same with our prospects. Paano ba sila na mag-magnet sa atin? Pag lagi nilang nakikita yung ginagawa mo, lagi nilang nakikita yung products na meron ka, lagi nilang nakikita yung resulta na meron ka. At meron ng negosyo mo. Okay na follow-up sila. Kaya nag-i-inquire sila. Di ba? Hindi na, hanggang hindi na ma-contain. Parang nangyari po sa akin, no? Uy, paano ba yung negosyo mo? Hindi ko na ma-contain eh. Ang dami ko na nakikita ang resulta, paulit-ulit ako naka-follow up ng mga postings eh. Hindi niya na ako finalo up, pero nag-follow up sa akin, bakit ako na magnet? Nakikita ko yung mga posts eh, sa social media. Curiosity, change of career, sabi ni Mentor Pat. Post ni Mentor Ikay, di ba? Poche, house, condo niya. Doon na mag-magnet ang tao. Di ba? Yan. Okay. Ay, tapos na po pala ako, members. Finally, sakto may 1 hour. 6:10 ako nag-start. So, ito po yung pinaka-last verse ko po, no, na i-share po sa inyo. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Matthew 18:19. Okay. So, sabi dito, basta kahit dalawa lang kayo, na nag-a-agree dun sa gusto mong mangyari. No? Gusto mong makahit ng ganito, gusto mong magkaroon ng bagong business partner. Sa dalawa kayo, mangyayari siya. Kasi, yun lang naman yung kailangan, di ba? It will be done for them by my Father in heaven. Let's say, means pa ngayon, mag-isa pa lang kasi ako. Mag-isa pa lang ako, wala pa akong kasamang isa. Eh, sabi, if two of you agree on earth, concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Alam mo, mens, kahit mag-isa ka, ano yung two of you? Pag yung heart mo and yung mind mo nag-connect sa isang goal at sa isang gusto, yun yung simula. Mangyayari lahat ng gusto mong mangyari. Kasi nag-connect na siya. Sabi ka ni Mentor Drew, pag yung heart mo at saka mind mo, shout out Mentor Drew, no, we miss you po. And Mentor Honey, pag yung heart mo at yung mind mo nag-connect na yan, kahit ikaw palang mag-isa, pero nag-agree na yung heart mo and mind mo na gusto mo maging successful sa I Am. Gusto kong makakuha ng mga Jade pay-ins. Gusto kong makakuha ng mga tao mo, tulungan to sa team ko, Lord. Mga core leaders, Lord. Gusto ng heart mo, nag-agree yung mind mo, nag-connect, yun na yung kailangan dalawa. Kung may mga core leaders ka na, oh, mag-agree kayong lahat. Okay? So, grabe, miss yung power ko po. Thank you, miss. Yun lang po, to God be all the glory. And I am Mentor Steffi Tylo and I am worldwide. Thank you po sa mga nagsino. Dahil dyan, Mentor Jigs, picture tayo.